Morning mga busing. So ang babanata natin ngayon ay PLDT or Blue Wave Wave 8 model WV8R-N. Problema niya, walang power. So to troubleshoot natin sa loob kasi hindi nag-charge. Bigla na lang daw at na-stuck ito ng 9 months sabi ng may-ari. So nabuksan ko na to kanina yung gilid, yung sa baba lang, yung white cover lang. Kalimutan ko i-record. Iba kasi ito sa nakaraan kong binuksan yung model na ano, Blue Wave WV8R-N naman yun. Ito kasi -N. Medyo may pagkakaiba sila sa pag ano, pag disassemble kasi yung likuran nito sa likuran lang ito binabaklas, hindi kagaya dati nung Wave 8 WV8R-N ay sa touchscreen inaangat. Ito sa likuran lang, na found out ko na itong likuran ng PLDT na may ano label ay dyan binubuksan, tinutuklap lang itong likuran. So tatanggalin muna natin ang tornilyo. So ang tornilyo nito ay standard naman, kahit magkalabo-labo ng lagay hindi naman sila magkakaiba ng sizes. So itong PLDT tab na to, ito yung pag nagpakabit kayo ng connection sa PLDT ay may bayad ito. So tatanggalin natin ang una, tatanggalin natin ang battery, tapos yung peripherals gaya ng ano, ito tatanggalin natin ito, speaker. So itong speaker niya o buzzer ay dalawa ito, dual buzzer ito. So tatanggalin natin, apat na wire gamit kayo pang hinang. So yung tip ko na no soldering kit, medyo may problema na, mukhang bibili na kasi matagal-tagal na rin ito, mga 6 months na ito hindi napapalitan. Pero pwede pa pagtiyagaan, basta lilinisin lang, nakalimutan ko linisin bago gamitin, kaya yan ang itim. Yan, speaker, tapos na. Then yung ano ito, vibrator ito, vibrator. Tanggalin din natin kasi hindi natin pwede iangat itong logic board niya nang hindi natatanggal yung mga naka-connect sa kanya. So, ito may last tornilyo, last screw sa tabi ng camera, tatanggalin natin. Yan, parehas naman ng ano, laki, kaya okay lang ilabo-labo yan. So, hindi natin matatanggal. Unahin muna natin ang battery tanggalin kasi hindi natin matatanggal yung logic board niya, nakaharang yung battery. Sa tingin ko yung battery may problema kasi napakalambot, mukhang mahinang klase. Tatanggalin natin ang speaker para freely niya mababaklas natin ang logic board. Ayan ito. Ito. Ayan. Okay. So, pagtanggal natin ang logic board, yung ating main na hinala ay charging port, silipin natin sa microscope. Silipin natin kung may unsolder siya yung mga umangat. Usually kasi pag mga gaitong micro type na charging port, madalas ito natatanggal agad kasi ito yung araw-araw natin sinasaksakan ng charger. Sa lahat ng ano phone, ito talagang magiging
unang problema. Tingin ko wala namang ano. Okay naman yung charging port. Wala namang mga dumi. Wala ding indication ng water damage. At hindi rin tanggal yung kanyang 5 pins. Intact ito. So, subukan muna natin i-charge ang battery. Mukhang sa battery ang hinala ko ito. Sira. Okay. Subukan natin i-charge sila na without LCD o yung display. Charge natin. Titingnan natin. Titingnan natin kung magkakaroon ng laman o magpa-flash sa ating charger. Kasi yung charger natin ay may ano siya, indicator na nagpa-flash siya, nagbi-blinking yung charger natin kung kapag okay yung charging portion niya sa battery. So hindi nagbi-blink yung aking charger, siguro mukha may problema talaga. So hintayin natin mga ilang minuto. Okay? Ayan. Hindi pa rin nagbi-blink. So tanggalin natin, i-charge ulit natin. I-charge ang battery. So same problem pa rin. No power and not charging. So inasimbol ko na kanina at magpo-focus tayo sa battery. So hahanap tayo ng battery because of wala ito sa market, kaya tayo makita nito sa online na SIM na battery. So magmo-modify tayo ng battery na SIM size sa kanya. Ngunit wala tayong makitang SIM size at saka SIM terminal. So ang gagawin natin, kukuha tayo ng H&K battery with 3 terminal. Ito yung 3 terminal, ito yung may positive, negative, plus or minus sign, plus yung sa gitna niya is yung BSI para sa charging. Okay? So hanap tayo ng battery. For the meantime, simbolin muna natin, ikakabit natin yung kanyang volume at saka lahat ng tinanggal natin kanina, camera and speaker. Hindi muna natin ihinang yung mga speaker, mamaya na kapag tapos natin i-modify yung battery. Okay, so ang battery nito ay nasa 4000 mAh. So kahit man lang 3000 mAh makahanap tayo. Tapos medyo may kagandahan naman ang performance ng H&K. So hahanap tayo ng malaki-laki na battery na manipis. Ngunit sa manipis, hindi natin tayo mas makasiguradong magsasara yung likod niya. Kasi nga pag nag-convert tayo at manipis yung battery, sala talagang likod nun. So gagawa natin ng paraan at pag-iusapan natin ang may-ari na baka yun muna ang ano, temporary solution para mapakinabangan lang yung tablet. Okay? So ito, may nahanap akong battery. Ito yung pang Cherry Mobile S4 Max. So malaki at SIM sila ng terminal. So
yung terminal ng dating battery nito, yung flex terminal, a flex wire na connection sa terminal ng logic board ay kinuha ko. So, i-modify na lang natin. Ito. Yan, sakto siya. Then, yung battery, ipi-place natin sa gitna. Then, ihinang natin yung tatlong terminal. So, saktong-sakto ito. At, yung battery na ito ay nasa 3,000 milliampere. So, pwede na. Medyo maganda na ang ano nito. Medyo matagal-tagal na rin malubat. Tsaka makapal naman. Siguro throw rated naman yung mga ganito siguro na ano na mga battery. Kasi MSM ayun yung HNK. So itong HNK tested na ito na mga battery. Yun nga lang may kamahalan. Okay? So ihinang na natin. Tingnan natin sa microscope kung sakto ang tatama ang kanyang terminal. Okay, hihinang natin ngayon. Okay. Ito, hindi nyo nakikita kung paano ko hinihinang kasi yung ating microscope ay walang monitor type. So, ito ay mga old type pa na microscope ang aking gamit. So, pagpasensyahan nyo na kung hindi nyo nakikita kung paano ko hinihinang kasi inisresolder kasi limited lang ating resources. Okay? Okay, testing natin. Yan natin kung gagana. Power on natin. Bah, ayaw yata. Testing natin. Ayun, meron na. Power na. Yon, loading. Hintayin natin. Ayun, power up na. Welcome PLDT Home Delpad. Okay. So, kita nyo, battery. Malaki-laki. Kulay puti. From Cherry Mobile. So, ito yung paninda ko. So, ang halaga nitong battery na to ay nasa 800. So, okay na kasi malaki, mataas na rin yung kanyang amperahe. So, testing natin kung nag-charge. Dito natin malalaman kung working yung ating battery. So, nasa 29% siya. 29%. So, charge natin. Hayaan natin na within 10 minutes kung tataas ang kanyang percentage. Okay? Kaya natin. Okay, test na natin. Test na natin kung anong nadadagdagan ba yung kanyang percentage ng battery. Okay, nasa 36% na. Okay, so okay, working siya. 36%, okay? Yan. Okay? So, assemble na natin. So, ang gagawin natin, i-fix natin ito ng maayos.
ihinang natin yung mga speaker and lahat-lahat assemble natin. Power off para hindi siya mag-shorted. Okay? Ibabalik natin ang mga dikit parang tape na maitim, hindi naman yung tira na maitim. So ito yung magiging itsura niya, ito yung harap, ito yung likod. So presentable naman tingnan. So ang problema na lang natin, medyo makapal. So medyo anuhin natin yung customer na pansamantala muna ito habang wala pa siyang battery. Ito mas durable naman, mas ano naman ito, medyo kung sa ano pa ay matagal malubat. Isa naman sa kanya, sobrang lambot ito, matigas itong battery na to. Nalagyan pa natin ng tape sa gilid, yung sa baba, para hindi friction yung flex sa aluminum sa likod ng LCD. Okay, ilalagay na natin yung likod. So ang ano natin, tutornilyohan lang natin yung dalawang sa gitna, baba at saka taas. Okay? Para hindi malalaglag yung likod saka battery. So ano rin naman siya, may stopper na siya. Hindi lang natin ididikit masyado yung sa left and right sa gilid, kasi kakaroon ng puwersa sa LCD. Itutulak ng battery ang LCD palabas. So baka mabasag pa. Okay? So power on na natin, loading. Hintay natin, tingnan natin kung working talaga siya. Okay? So asimbolo natin ng maayos. So nagcha-charge siya. Ayun. Nag-a-up yung kanyang charging, indicator. So ilagay na natin yung takip. So medyo angat yung gilid, yun. Yung nakaangat, pero mas advisable siya na hayaan lang nakaangat. Kaysa naman didikitan natin, pwersado yung LCD. Hindi naman yan matatanggal kasi meron namang tornilyo yung takip sa gitna. Sa gitna, baba at saka taas. Meron. Ibabalik na natin yung cover, yung puti. Okay, yung takip. So pag nag-disassemble kayo, dito rin binubuksan yan, yan sa may puti na yan. So iinitan lang din ng konti, gaya doon sa isang Cusco na PLD detail pad. Iinitan lang din ng konti itong puti na to. So lalambot yan, so susundutin na lang natin ng blade, kaya kahit anong manipis na bagay. Okay. So higpitan natin tornilyo, didikit. Yan lang kasimple. Ito mas madaling buksan ito kaysa yung sa isa. Mas madali kasi hindi na natin magagalaw yung LCD at saka touchscreen na napakasilan.
So ibigay na natin sa customer. Okay na eh. So yung battery ng customer, ibabalik natin sa kanya. Ito yung battery niya. Ibabalot natin sa pinagbalutan ng battery na kinonvert natin. So ita mo, malaki. Tabalik natin kasi ebidensya daw sa kanyang partner na patunay na nagpalit ng battery. Ito, kita mo yung pang S4 Max na Cherry Mobile. Okay.